So, ito na nga yung magiging natin. Sample. Try na natin to. Sabi daw ay lalagyan daw ng ano ng asin. Pagka-research ko. Lalagyan na natin siya. Maganda lang ako na ito. So, hindi ko pa to natapos kasi dapat bubutasan ko pa to. Parang lalagyan ko siya ng parang drain yung ginagamit dito sa mga L tulad nito. Yan, lalagay ko dapat yan sa ilalim ng ginawa kong sa Coca-Cola. Ginupit ko lang ito tapos kumuha ko ng water. So, ayan, try na natin. Lalagay na ako. Ito na, maglalagay tayo ng sample. Siguro half lang na ito ng kutsarita natin. Kasi 10 grams lang yung 10 grams lang yung nakakuha natin. Kasi nga, try lang tayo. Marami na siguro ito. Try lang naman natin. Yeah. Tapos, lalagyan daw ng asin, rock salt. Ito. Lalagyan natin ng rock salt. Dalawa kasi para sa makarita. Nakasobra ata. Bahala na. Tapos lalagyan natin ng oxygen. So wala tayong butas doon. Ang ginawa ko lang, itong earthstone, yung gagamitin natin yung gagamitin natin yung oxygen. Ang sabi daw dito sobrang lakas ata siguro. Pwede 4 hours kung maghihintay kung ready na yung ano, ating BBS shrimp. Buhay. Sabi nga daw, buhay. Hintayin na lang natin yan. 24 hours. Yun lang. Maraming salamat. Morning, good morning, good morning, mga kahabi. So, bali, 24 hours na yung hinihintay natin sa natin na hatch na BBS. Check natin. Check natin kung ano yung nangyari, kung na-hatch ba ito. Observe natin kung mag-hatch to. May gumagalaw. Ang galing mo natin yung narrator. Pakalmay mo natin. Feeling ko nag-hatch na siya. And tingnan nyo. Tingnan nyo po. May gumagalaw na nyo. Ayan o, ayan o. Tayo sa may side yan. Yan. Tingnan nyo maraming gumagalaw. Yung mga nasa gitna, sa gilid, yung gumagalaw, yan. Ayan yung na-hatch na. Tapos yung sa gilid, sa bandang dito, toto. Yung itlog pa lang 'yan. So may naiwan na nasa ibabaw. Yan. Yung sa gilid dito to.
Yan. Yan ang naiwan ng mga itlog. Pero yung makikita nyo sa may bandang yan, kita nyo may mga galaw. Focus pa natin. Yan. Magalaw siya. So, yun ang ibig sabihin, okay na siya. Ano ko ba mag-view to? Para makita nyo na maayos. Wala kasing ilaw eh. Yan o. So, wala na siyang aerator. So, gumagalaw na yan. Ito yung ano natin, tinesting natin na premium grade. Sabi doon sa packaging, premium grade BBS buai. Buai, parang ganoon. Iwan ko lang paano ang pronunciation 'yon. Eh nakita nyo, nagalaw siya. Ito yung para sa mga fry natin sa maliliit. So sabi daw dito, siguro at least 1 week. Mas maganda to kasi buhay siya. Mas madaling lumaki yung ating mga isda na maliliit pa. Ayan, try na natin pakain. Siyempre. Kuha tayo dito. Wala akong aking ano, net. Natin, mga fry natin. Yan, medyo malaki na siya. Saka dito. Malaki din na sila. So, nalagyan ko na nga mga isda natin ng BBS Live. Mapansin nyo, ayan o. May mga tiyan na sila. Yung mga nakikita nyo parang lumulutang-lutang na yan, bilog na bilog na yan. Ayan yung mga ano natin, live foods. Ayan, nakikita nyo, may malalaki na dyan. Bilogan na sila. Tapos ito pa. Bilog na yan, yan. Bilog. Tapos dito naman, kung papansin nyo, magkaiba sila ng tab. Gawa nga na magkaiba sila ng father. Pero isa lang yung penet ng mother nila. Yan. Kaya nahirap kasing mag-select. Siyempre, alam na natin kung ano talaga yung magiging ano natin dito. Selection. Ano tayo mamimili? Ang father nito yung ating sirama na malaki, yung mga 12 cm. I-try ko ito, makita nyo. Ito yung mother niya, yan yung mother. Tapos ito yung malaki natin, try ko, yan yung father niya. Tapos dito sa side na to, ngayon sa aquarium, yan aquarium na yan, ang parent naman ito ito syempre
ni mother niya. Tapos yung dalawa, itong kaliko, yung magkapatid, at saka yung itong malaki na din na Black Oranda. Yung dalawa yung ano niya, yung father niya. So, para hindi na ako mahirapan mag-select, alam ko na agad yung mga selection. So, ito na lang talaga natira. Yung mga tab niya, siguro at least mga 40 plus sinatira. Sa dami-dami ng na-release nila. So, kinukondition ko ulit to. At saka, ito. Nag-start na ulit tayo ng mag-steam egg. Yan, yan. Pakita ko naman sa inyo paano ko sila pakainin. Bago pala kulit sila pakainin, nag-water change lang ako. Kasi yung morning ngayon, syempre, kailangan matanggal lahat yung mga dumi dito sa flooring nila. Yan. So, syempre, rectifying tayo sa faucet. Okay ngayon kasi mayroon na ng ano, tubig si ano, may nilad. Nakaraan kasi walang tubig, hirap magpalit. Hirap magpabomba. So ito yung papakain natin. May natira pa. Yung itong maliliit na to, baba na cubes, durugin natin para siyempre makakain yung ating mga baby na tapon. Gutom na gutom sila. Lakas sila kumain. Ang lakas sila kumain.